So, yun mga bro. Muli, magandang araw sa inyo lahat. So, ngayon, magpapalit tayo ng orbit roll hose. Kasi may tumirik doon na forklift doon sa kabilang warehouse. Ayaw daw kumano ng steering niya. So, pupuntahan natin. Titingnan natin kung ano ang problema niya. Kick! So, yun mga bro. Puntahan natin kung nasaan yung forklift na yun. Kung ano yung naging problema niya. But ayaw na daw gumana yung steering niya. Kahit anong fit mo ng manibela, hindi na daw gumagana. Tingnan natin. Yun. Ayan siya mga bro. Tingnan natin. So, ito yung sinasabi ko sa inyo mga bro na may tumingin na nito, iwan ko kung ano ang naging findings niya. So, tingnan natin. So, ito yung steering niya. Ayan na daw gumana. Knockout. Pag tingnan niyo mga bro, parang may natiwis. Nako, butas na yung hose niya. Tingnan natin sa kabila. Pikutin natin. Nako! Butas na nga. Kita nyo mga bro, basa yung isang hose niya. So, bale yung orbit roll na ito ng forklift. Meron siyang apat na hose. So, ang nabutas sa kanya, kaya ayaw na gumana. Yung isa gilid. Ito mga bro. So, bale, kung makikita nyo, itong hose na ito, itong tatlo okay pa, pero itong hose na isa, butas na. So, hindi nga gagana talagang steering niya pagka ganun. So, yun. Yun ang project natin ngayon. Papalitan natin ngayon ng panibagong hose. Kukuha tayo sa ibang unit para gumana lang itong forklift na ito. So, yun mga bro. Umpisa na natin. So, yun mga bro. Ito yung tatanggalin natin sa ilalim. So, una, para hindi tayo mahirapan, tanggalin muna natin itong sa ibabaw niya. So, kailangan natin ng 22 na llave. Tanggalin muna natin yan para hindi tayo mahirapan. Yeah.
nga bro, nakita, natanggal na natin yung orbit roll, sa, ay yung host ng orbit roll. So nakita nyo naman, ito yung dahilan kung bakit ayaw gumana ng steering niya. So lusot na yung hydraulic, may tagas na, so hindi na kumakagat. Kaya kita nyo naman, oh, ayun yung tagas niya. So gagawin natin, papalitan natin ito ng bagong hose. So ito, mayroon tayong, mayroon kasing silang unit dun sa kabila, tinanggal ko na lang at itong ipapalit natin para lang magamit yung isa nating unit. So yun, umpisa na tayo. Liwanag na. Nakita nyo, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. So ito yung may tagas na sa baba parte. Yung sa taas, okay pa siya. So ito yan. So nakita nyo, nakabit na natin. So ito na lang yung kakabit natin, yung sa may part ng orbit roll. So yun, kabit na natin. So yun mga bro, kung nakita nyo, nakabit na natin. So testingin natin kung okay na ba siya. So test 30 natin.
Yun, walang battery. Ko tayo yung battery. Sana may charge. Dup, may battery na tayo. So, pag nagkakabit kayo, tingnan nyo kung positive. Color coding, yung kulay pula. Sa positive, syempre. Positive. Yung black, of course, negative yun. So, negative natin. Yan. Okay na. Timer tayo. So, yun. Nakakita nyo. Start na. Testing. Yun, ayaw tumuloy. So, pag ayaw mas ayaw tumuloy, so, ipump lang natin tong fuel filter. Baka wala kasi pump natin sabay start ulit. Ayaw bro. Napansin nyo ayaw mag start kapag ganyan nalubat na yung battery, so hindi siya talaga full charge yung battery, so kuha tayo ng panibagong battery. Kasi wala na eh. Ayan, ayaw na. Kuha tayo yung panibagong battery. Nakita nyo, yung start niya sa ay puro usok. So, yun. So, maglalagay muna tayo ng hydraulic kasi sigurado wala na tong hydraulic. So, lalagyan mo tayo. So, ito na yung ginawa natin. So, umaandar na siya. So, nakabit mo natin yung panibagong hose niya. So, ngayon, itatry natin kung gumagana ba yung ginawa natin. So, samahan nyo ako.